Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal mula sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Attorney Mimi Campos Banayat. Samahan niyo po ako dito sa Health Check Plus sa DZRH Radio at Digital TV, Facebook, YouTube at website. Tapos na po ang bakasyon. Ngayong nanunumbalik na ang ating pang-araw-araw na buhay at nabawasan na rin ang sobrang pag-aalaga at pag-aalala sa COVID-19, atin po naman pag-usapan ng isa ring napakahalagang usapin na marami po sa atin ang nagtatanong. Ito po ay ukol sa mental health ng ating mga seniors. Sinasabing ang karaniwang nararamdaman ng ating seniors ay ang feeling of isolation, anxiety disorders at dementia. Minabuti po ng Health Check Plus na muling imbitahan ng isang expert psychologist upang magbigay sa atin ng advice kung paano maging psychologically or mentally healthy ang ating mga seniors. Magandang araw po sa inyo, Sir Michael U. Jimenez. Magandang araw, Attorney Mimi, at maraming salamat sa Health Check Plus at DZRH sa imbitasyon para ako ay makibahagi sa talakayan ngayong araw na ito. At magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang dako ng mundo. Yes, well, meron din po tayo mga social media platforms, lalo na po ng DZRH, Sir Mike. Ayan po. Sir Mike, so pag-uusapan po natin ngayon ang mental health ng mga senior citizens po. Ito po, una siguro po yung terminology po na mental health. Sir Mike, ano po ba ito at maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano po ang mental health? Ang ibig sabihin ng mental health, pag inalam natin yung sinasabi ng World Health Organization, ito yung kakayahan natin para gamitin yung ating kaalaman, yung ating kakayahan sa mga bagay-bagay na ginagawa natin. Ikalawa, kahit marami tayong problemang pinagdadaanan, ito ay nalalampasan natin, nalulusutan natin. Ikatlo, meron tayong mga nagagawa sa bawat araw. At ikaapat, meron tayong naiaambag sa lipunan. Pag sinabi rin natin yung mental health, ibig sabihin, nako, ito pakitandaan ng ating mga taga-subaybay. Tatlong bagay yan. Una, yung iniisip mo. Ikalawa, yung nararamdaman mo, at ikatlo, yung ginagawa mo. So ang iniisip mo, positibo, ang nararamdaman mo, positibo rin, at ang ginagawa mo ay nakatutulong para ikaw ay magkaroon ng kasiyahan. Pero syempre, alam mo, Attorney, may mga pagkakataon, di ba, na nakakaramdam tayo ng lungkot? Ba, hindi ba poor mental health yon? Hindi naman poor mental health porque nakaranas tayo ng lungkot. Kasi lahat naman yan pagdadaanan natin. Kaya kahit meron tayong lungkot, kahit meron tayong galit, meron tayong kaba, ito ay bahagi lamang ng pagiging normal natin. Ang mahalaga sa mental health, kaya natin kontrolin ang mga negatibong emotions na ito. Opo. Doc Mike, Sir Mike, yun po. Siguro po, dahil nga yun, mental health po ng senior citizens ngayon at ang ating topic. Tapos yun po, na-explain nyo po yung mental health patungkol po sa ating iniisip, ating nararamdaman, ating ginagawa na nagbibigay ng kasiyahan, ng joy, despite yung pinagdadaanan natin. Yung pong kakaibang nadadaanan ng mga senior citizens or yung kanilang pagkilos na kakaiba, o pag-uugali, ito po ba ay part of aging or normal po ba ito, Sir Mike? Okay, Attorney Mimi. Hindi lahat ng pagbabago sa ugali, hindi lahat ng pagbabago sa ginagawa ng mga elderly ay maaaring normal kaagad. Kasi merong mga pagbabago o merong gawain ng elderly na maaaring ito ay bahagi ng sakit, yung dementia, Alzheimer's. Kaya naman, mahalaga na huwag ipagwalang bahala kapag nakita natin may mga pagbabago sa ugali, sa ginagawa, dahil kailangan sila matignan ng doktor, ng professional, para malaman kung ito ba ay normal na bahagi ng pagiging ng pagtanda o ito ay bahagi na ng dementia, Alzheimer's disease. Kaya mahalaga na tinitingnan natin yon. Halimbawa, yung mga normal, na bagay gaya ng bahagyang pagkalimot, yan, bahagi yan ng normal na pagtanda. Pero yung pagkalimot na talagang tinanong mo siya, anong nangyari kahapon, tapos hindi niya maalala, samantalang kahapon nag-celebrate siya ng birthday. Hindi niya maalala, ito kailangan natin pagtuunan
ng pansin. O kaya naman talagang naiiwan nila yung mga pinapakulo, no? Ito medyo delikado, naiiwan yung pinapakulong tubig, kaya naman delikado para sa kanila. Kaya mahalaga na alamin natin ano yung pagkalimot nila. At hindi lang yun, syempre pag nagiging matanda na, humihina na ang katawan, kaya natural lang din na minsan mabagal silang kumilos, tapos merong mga limitasyon na nagiging sanhi kaya sila nalulungkot. Ang isa pang titingnan natin dito, yung mga, di ba, yung mga, yung normal na pagtanda, minsan nababawasan lang yung panlasa. Pero yung iba, talagang walang panlasa ang nangyayari sa kanila, kaya sasabihin nila, hindi, gusto ko pa ng maalat na pagkain. Yung mga merong Alzheimer's dementia, magtataktak sila ng napakaraming asin sa pagkain para talagang malasahan nila kasi hindi nila malasahan. So magkaiba, no? May mga pagkakataon na yung pagbabago ng kilos o pagbabago ng ginagawa nila ay hindi na normal na bahagi ng pagtanda. Yun po. At lalong-lalo na po, yung elderly po, Sir Mike, di ba syempre nakasama po natin sila ng matagal. So magiging, mapapansin po talaga natin kung ano po yung usual na pagkalimot o usual na pag-crave ng pagkain sa unusual o yung maaring mental health na po. Kaya, Sir Mike, opo. Kaya nga yun ang pinakatitignan natin. Pag biglang nagbago, yun. Kailangan mo nang bigyan ng pansin yung mga bagay na yun. Yun po. And Doc, kapag naman po ay napansin natin na may kakaiba na kay sa elderly, kunwari po ako yung mga magulang ko kasi senior citizen na po sila, matagal na po silang retired. Pero po, yung mga iba natin kasama, or baka po yung mga nakikinig at nanonood, meron po sila mga kasama sa bahay na elderly, napapansin nila itong mga to, ano po yung dapat gawin? Para po alam nakita natin kanino po tayo dapat sumangguni, ngayon po nakikita natin may kakaiba na po sa kanilang pagkalimot or sa kanilang mga reaksyon, ano pong gagawin? Ayun, ang pinakaunang gagawin ay pumunta sa doktor, sa mental health professional, pwedeng sa psychologist, pwedeng sa psychiatrist. Ngayon, ang titingnan natin dito, kailangan alam nila, no, yung takbo ng isip. Ano kaya ang takbo ng isip ng aking senior citizen na kasama ko? Ito ba ay laging negative na lang ang iniisip? Parang laging kinakabahan? Alam mo, wala namang problema kung negative tayo mag-isip. Pero kapag yung kasama nyo na senior citizen or elderly ay nag-iisip ng negatibo na apektado na yung pang-araw-araw niyang pamumuhay, kaiisip niya ng negative, hindi na makakain, hindi na makatulog, hindi na niya magawa yung dati niyang ginagawa, gaya ng pagising na sa umaga, di ba? May mga elderly, pagising sa umaga, magwawalis, magluluto, tapos ngayon nagtataka, hindi na niya ginagawa ito, baka ito ay kailangan ng bigyan ng pansin at dalhin na siya sa isang professional. Opo, mental health professional, so either psychologist or psychiatrist po, Sir Mike. Or sa mga doktor din, ang mga doktor, maaari din tumingin sa kanila para merong, kumbaga, simulang consultation. And Doc, yun po, so ang sabi nyo nga parang yun, kakaiba po ng pag-activities ng ugali or reaction, pero yung sinabi nyo po, normal sa ating lahat, pati sa ating elderly, na makaramdam ng mga emotions, kahit na pagkalungkot yan or siguro frustration or disappointment, pero kapag kapag naapektuhan na yung day-to-day or everyday po nila, dito po tayo kailangan sumangguni na sa mental health professional. Ayan, oo. Okay. Kumbaga, yun ang pinaka sagot sa tanong. Kailan ko dadalhin ang aking elderly sa doktor? Okay. Kapag apektado na ang pang-araw-araw na pamumuhay. Opo. Dok, yung pong sa kanilang, yung factors po, so yun po, syempre po, katulad ng sabi po ninyo, meron talagang regular or usual na mga pagbabago sa ating katawan at pag-iisip, pagkakalimot, dahil po tayo ay tumatanda na. Pero ano po ba yung mga factors talaga na maaaring makakontribute sa isang mental health condition ng sobrang pagkalungkot na nakakaapekto sa araw-araw na pamumuhay ng ating elderly? Maraming mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng depression o kaya dementia, no? Ang nangyayari dito, usually, number one, ito ay nasa pamilya. Tumatakbo sa pamilya. Kaya minsan meron mga tao na nagkakaroon ng Alzheimer's dementia, yung pala yung kanyang nanay ay meron ding dementia. Kaya para po sa mga tagapakinig natin, kung merong dementia ang inyong nanay o anyong lola, so possible ba na magkaroon? Possible na magkaroon. Bukod dito, yung ginagalawan na lugar.
Nako, kapag ikaw ay nakatira sa isang lugar na napakaingay, ang mga tao ay sigawan ng sigawan, ang mga tao ay lagi na lang galit, ito rin ay nakaka-stress sa mga matatanda, sa ating mga elderly. Kaya napakahalaga na inagdudulo tayo sa kanila ng ano ba ang ikasasya nila. So again, number one, namamana ito. Number two, dahil sa ginagalawan na lugar. Number three, yung pagkain. Siyempre, kailangan nutritious ang pagkain na. Number four, yung pagtulog. No? Alam nyo, normal naman sa matanda na minsan 4 oras lang natutulog, 5 oras lang, mabilis lang magising eh. Kaya kahit papano, ang napakahalaga dyan, nakakabawi sila ng tulog. Bukod dito, ang mahalaga, nako, yung mga tao na nakapaligid sa kanila, yung mga, kung may kapitbahay, maganda yan. Basta yung kapitbahay mo, nakakakwentuhan mo, na kapag meron silang problema, nasasabi nila. Meron ding mga bagay na nakakatulong para maprotektahan ng mental health ng mga matatanda. Yung maramdaman nila na meron pa silang nagagawa. Kaya alam nyo, yung mga volunteer work, yan, meron ba dito? Kung may volunteer work dung sa simbahan, sige. Hayaan natin sila basta kaya ng katawan. Sa komunidad, sa healthcare workers, sige, basta nakakatulong sila at nalalaman nila na, oops, meron akong kayang gawin. Minsan meron tayong ganito, di ba, nasasabihin natin dun sa elderly, naku, wag na kayong kuminos, dito na lang kayo sa isang tabi, dito na kayo sa isang tabi, pero naku, malulungkot sila. Kailangan kuminos sila at kaya kailangan gumalaw. Kasi alam nyo, sa kapag hindi sila gumalaw, ang mangyayari dyan, hihina rin yung kanilang buto. Kaya kailangan gumagalaw tayo para yung buto natin ay lumalakas. Napaka-familiar po, Sir Mike, dahil nga po yung aking mga magulang ay elderly na at parang mas kumulit at mas maraming activities po sila nung sila nag-retire. Opo. Attorney Mimi, ang nanay ko nga ay 80 years old, no? Ang tatay ko rin ay 78 years old. So talagang elderly sila pareho. At yan, galaw pa rin ang galaw. Nako. Kaya talagang napakalaga na gumagalaw talaga ang tao at nakikipag-ugnayan sa iba. Opo, at para rin naman pong very welcome rin sila sa kanilang mga kaibigan. Pero yun, Sir Mike, katulad po nga ng mga magulang ko, although okay naman po sila at mukha naman pong mentally fit po si ang nanay ko at saka ang tatay ko. Pero Sir, yung fact of retirement, di ba po kasi magre-retire ka after ilang years, 60 years ka, ilang years, 40, 30 years ka nagtatrabaho, tapos retirement pa. Ito pong retirement, nakaka-apekto po ba sa ating mga elderly, sa mental health ng ating elderly? Oo, nakakaapekto ang retirement sa ating mga elderly. Kasi syempre, katulad na lang tayo, no, Attorney Mimi, napaka-busy ng buhay natin, tapos biglang, oops, wala na akong gagawin masyado, malaking pagbabago yon. At kahit anong pagbabago ay challenging sa tao. So again, ang retirement, hindi naman natin masasabi na ito ay hindi maganda. Kasi ang retirement ay panahon din para ipakita ng mga tao sa sarili nila na kahit retired na sila, ito pa rin ang ginagawa nila. Sumasali sila sa volunteer organizations, yung iba nag-aalaga ng apo, yung iba nagtuturo sa mga sa mga people sa community. So, nandun yung sense of fulfillment pa rin. At ayon sa pag-aaral sa University of Tokyo, nakita nila na kung may isang bagay man na nakatutulong sa mga matatanda, ito yung tinatawag na psychological resilience. Ibig sabihin, resilience, katatagan. At para maging matatag tayo, napakahalaga ng ano ba ang nagpapatatag sa tao? Nako, ang pinaka nagpapatatag sa atin sa kahit anumang pagkakataon ay ang suporta ng mga taong nakapaligid sa atin. Kaya nag-retire man ang tao o hindi nag-retire, siya man ay ganito ang edad, bata pa, or siya man ay elderly na, ang mahalaga yung kanyang support system. Kaya napakahalaga ng kung meron silang anak, yun ang support system nila. Kung meron silang kapitbahay, yun ang support system nila. Kung may apo sila, siguro yun ang support system nila. Kung may kaibigan, yan ang support system nila. Napakahalaga ng support system. Opo. Yung social media do, ay Sir Mike, yun po. Social media, minsan po, medyo matagal po doon nagbababag ng elderly. Nako. Kasi doon po sila nag-uusap. Video po, all ganun po. Opo. Alam mo, parang ang binabanggit mo dyan, yung aking 80-year-old na nanay, no? Opo, Sir Mike. Babad na babad yan. Babad na babad. Pero alam mo, ang nagtuturo sa nanay ko, yung apo niya, no? So nakita natin. Kaya tuwan-tuwain sa apo. Akala natin yung mga lola ang magtuturo sa
po, no, itong mga apo ang nagtuturo sa lola. O ganito po pag-respond yan. Ito po yung mga emoticons na pipindutin ninyo. Kaya naman, libang na libang talaga, talagang yung oras, no, doon na spend. Maganda ba yon? Oo naman. Kasi nakakakonekta sila sa mga tao na nasa ibang lugar. Siguro malayo sila in terms of physical distance, pero lagi silang malapit dahil doon sa naitutulong ng chat, natutulong ng Facebook, yan, na minsan, totoo, ikinapupuyat nila yan. Like ng like nga po sa aking mga, para po yung mga magulang po namin ng unang nag-heart at saka nagla-like po din sa mga social media posts po namin magkakapatid. Sir Mike, yun po, nabanggit niyo po tungkol sa psychological resilience, yun po, katulad ng pag-aaral po sa University of Tokyo, katulad ng sabi niyo. And very big po yung discussion ngayon sa mental health at yung suporta po ng pamahalaan, yun po. Baka po mayroon po kayong suggestion, for sure may nakikinig rin po sa atin ng mga public servants, baka po mayroon po kayong naiisip na suggestion, ano po bang pwedeng gawin ng pamahalaan para po yun, masuportahan po yung mental na health at saka psychological resilience ng ating elderly. Naku, napakaganda ng sinabi mo, Attorney Mimi, dahil napakalaking bagay na ng edukasyon, ng awareness. Kaya nga itong ginagawa natin, napakalaking pagkakataon ito para tayo ay magbahagi ng kaalaman. So, ang mahalaga, yung sa barangay level pa lang. Sa barangay level, palawakin natin ang kaalaman ng mga tao sa barangay level tungkol sa mga elderly at kung paano alagaan ang kanilang mental health para bawat membro ng barangay ay magkakaroon ng idea na ito pala ang dapat kong gawin. At bukod doon, syempre, para mai-implement yan sa barangay level, sa national level, no, sana meron tayong mga mababatas na gumawa ng paraan para ang mga elderly natin magkaroon ng mga maiigting na advokasya tsaka programa para sa kanila, para maalagaan ang kanilang mental health. Alam mo, nakalulungkot nga, no, dahil kabakailan lang, merong isang 73-year-old na tumalon sa MRT. At ito ay kaso ng paunawa po sa mga nakikinig, ito po ay kaso ng suicide. At nakalulungkot dahil hindi natin alam kung ano ang punot dulo na nangyari, pero maaaring ang taong ito, malaki ang problema, walang makausap, hindi natulungan. Kaya yun na lang ang kanyang huling ginawa para matakasan lahat ng mga pinagdadaanan niyang pagsubok sa buhay. Nakalulungkot, pero kailangan itong pag-usapan. Po. Para ang sinasabi niyo, Sir Mike, dapat yung readiness po natin or education po natin kahit sa barangay level or para po tayo magkakapamilya. Minsan po kasi nakakalito na rin kung ano po yung reaction ng mga elderly. Medyo minsan makulit po sila. Pero galing sa pamahalaan po yung programa, para po talagang lahat po tayo mabigyan ng suporta po yung elderly na ano po, syempre sila po yung nagtrabaho para sa lipunan natin nung sila ay ano, working age pa. Oo. Sila yung humubog. Itong lipunan na ginagalawan natin ngayon, bahagi sila ng paghubog nito, kaya dapat silang pahalagahan. Opo. So, at napakaganda po ng sinabi niyo na pamahalaan rin talaga yung magpupush nito para there will be discussion and education po para ano po, ready support po tayong mga, lahat po tayo sa lipunan sa elderly natin. At syempre lahat tayo, no? Hawak kamay tayo lahat mula sa pamahalaan, tapos mga pribadong organisasyon na rin. May mga ginagawa na rin naman ng mga programa ngayon regarding sa mental health at pamahalaan para sa eskwelahan, para sa mga workplaces. At ngayon maganda na, magkaroon ng focus ng mental health para sa mga elderly. Napakaganda po, para lahat po tayo nakafocus na po ang pamahalaan sa ating mental health. And Doc, nasbanggit niyo po kanina tungkol po dun sa mga kumbaga senyales or symptoms or mga red flags ng mga reaksyon na nakaka-apekto na sa everyday po na buhay ng ating mga elderly, senior citizens. Sir Mike, ano po, yung pong treatment, or di ba po punta tayo sa psychologist or psychiatrist at for sure po meron po silang advice, ito po bang pagkakaroon ng diagnosis, kunwari na meron pong nagkaiba na sa ating isip ng elderly, ito po ba ay natitreat? Okay. In terms of treatment, yung pagpapagaling, merong mga depende sa kondisyon
katulad ng depression. Ang depression ay maaring daanin sa gamutan. No, pwede siyang bigyan ng mga gamot. Ang mga taong meron demensya, maaari rin. Pero pag demensya kasi, pag nagsimula ito, tuloy-tuloy na ang demensya. Ang pinakagamutan na lang na maaaring gawin sa mga taong may demensya o yung mga malilimutin, no, yung malubha na pagiging makalimot, ang kailangan na lang doon ay bigyan sila ng pagkakataon na mabuhay ng maayos, tapos maalagaan ng mabuti, dahil hindi ito gumagaling talaga. Pero ang kailangan lang sa kanila ay suporta. Pero sa mga taong may depression, sila ay may pagkakataon na maka-recover mula sa kanilang sakit. And usually, Sir Mike, ano po ba itong treatment na to? Ito po ay medication po? Oral medication? Oral medication, oo. Actually, pwede rin silang pumunta sa National Center for Mental Health para sila ay matingnan, no? Para makapag-consulta doon, para matingnan at malaman kung ano ang kanilang kondisyon. Yun po. Buti na banggit nyo, Sir Mike, kasi po napakabilis po ng oras. Ang dami po nating na-share sa ating mga nakikinig at nanonood. And for sure po, sana po makabalik kayo uli para po sa ating mga additional na pag-uusap tungkol po sa mental health. Pero Doc, nabanggit nyo na po yung seeking health, ay help. Yun po. Baka po mayroon kayong mensahe pangsara sa ating interview ngayong araw na to. Una, sa mga tao po na feeling nila kailangan po nila ng meron na po silang nararamdaman ng iba sa kanilang pag-iisip, at para po sa mga kababayan natin tungkol po sa mental health ng ating elderly. Okay, sa aking ang gusto kong sabihin sa lahat ay, una, yung pag-iisip natin, kailangan meron tayong mga positibo na iniisip. Mag-isip tayo ng mga magaganda. Ngayon, kung pumasok yung mga negative, tanggapin natin na bahagi ito ng ating mga iniisip, at ang gawin natin ay, ano kaya ang gagawin ko para mabago itong negative to positive? Ikalawa, yung ating nararamdaman. Okay lang na makaramdam tayo ng kaba, lungkot, galit. Ito ay bahagi ng pagiging mga tao natin. Pero ang mahalaga, kaya natin itong kontrolin. At maghanap tayo ng mga bagay na maaari nating gawin. Yung magpapasaya sa atin. Sa mga elderly, tanungin nyo ang elderly, ano po ang magpapasya sa inyo? Siguro yung elderly ninyo ay mahilig sa music, so hayaan nyo siya na mag-videoke, mag-karaoke, or sumama sa kanya mga kasamahan habang ginagawa ito. Siguro mahilig siya sa nature, so paglakarin nyo, manood ng mga mag-bird watching, no? Yun ang mga pwede gawin. Mahilig mag-drawing, hayaan nyo mag-drawing. Gusto nila na sila ay gumawa ng isang bagay, hayaan nyo, yung iba nga dyan, nagkakarpintero pa rin, ano? O kaya gusto nila, nagpipinta sila. Yung mga bagay na gusto nilang gawin, nagluluto. Pero pag magluluto, ingatan lamang dahil baka mamaya mapasok. Yung nagwawalis, yung nag-aayos ng mga gamit, kailangan meron silang gawin. At yung gagawin nila, yan man ay pagtuturo sa mga bata o pag-volunteer, kailangan ito ay makakapagdulot sa kanila ng positive emotions, gaya ng kasiyahan, inspirasyon, at yung meron din silang pagpapasalamat na nararamdaman sa ginagawa nila. Pagpapasalamat na, kaya ko pa itong gawin para sa ibang mga tao. Maraming salamat, Attorney Mimi. Maraming salamat po, Sir Mike Jimenez, sa muling pagbisita niyo po dito sa Health Check Plus. Sana po makabisita kayo muli para po sa mental health issues natin na pag-uusapan. Walang anuman, Attorney Mimi, and maraming salamat ulit sa inyong lahat. Para sa ating mga nakikinig at nanonood, huwag po kayong bibitaw. Papakinggan po nating muli si Dr. Shana Gale Aguirre, isang internal medicine specialist at cardiologist, para pag-usapan ng ating pag-alaga sa ating mga puso. Sakit sa puso pa rin ang number one cause of death sa Pilipinas ayon sa latest report ng Philippine Statistics Authority. Kaya makinig at alamin kay Dr. Shana kung papaano iwasan ito. Wellness tips susunod na.